Sa dami ng mga pelikula na nagawa ng megastar na si Sharon Cuneta, ay madami na rin siyang mga leading men na nakatambal at nakasama. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Leading Men ni Sharon Cuneta, sino-sino sila? Gabby Concepcion. Hindi lamang naging leading man ni Sharon si Gabby dahil ito din ang kanya naging nakatuluyan noon at pinakasalan. Nagatambal sila sa maraming pelikula tulad ng Dear Heart, P.S. I Love You, My Only Love, Dapat Ka Bang Mahalin, Sa Hirap at Ginhawa at Tayong Dalawa. Inilarawan ni Sharon si Gabby na kanyang first love. Nagkatuluyan sila at ikinasal noong 1984, isang kasalan na ipinagdiwang ng buong Pilipinas. Ayon naman kay Sharon, ay dalawang beses sila ikinasal ni Gabby. Ang una ay sa isang secret civil wedding noong July 23, 1984, pagkatapos sa Manila Cathedral noong September 23, 1984. Fernando Po Jr., unang nagkapares na Sharon Cuneta at Ang The King sa pelikulang Kahit Konting Pagtingin noong 1990. Nagkaroon naman sila ng pangalawang pelikula noong 1995, Ang Minsan Pa. Ayon kay Sharon, ay marami siyang natutunan kay FPJ noong nagkasama sila sa mga pelikula. Kahit si FPJ daw si The King na hari ng pelikulang Pilipino at kilala ng lahat, ay napaka-humble daw nito. Isa raw si The King sa mga biggest stars na nakatrabaho ni Megastar at ito rin ang pinakamabait. Forever magiging ehemplo raw si The King na parang si Dolphy. Mas humanga pa raw si Sharon kay FPJ dahil pantay-pantay ang trato nito sa mga tao. Kahit siya pa raw ang leading lady ni The King noon, ay tinatrato siya ni The King katulad ng pagtrato nito sa mga crew at staff ng pelikula. Noong 2021, na maging bahagi si Sharon ng FPJ's Ang Probinsyano at inialay niya ang kanyang role para sa yumaong hari ng pelikulang Pilipino. Christopher De Leon. Taong 1985 nang unang magtambal sina Sharon at Christopher sa pelikulang Bituing Walang Ningning. Dahil sa kanilang hindi maitatangging kilig chemistry, ay nasundan agad ang kanilang tambalan sa pelikulang Kailan Sasabihing Mahal Kita. Ayon sa isang panayam kay Sharon, sa nasabing pelikula rin daw na udlot ang unang kissing scene nila ni Christopher. Dagdag pa ni Sharon dahil bagong kasalan siya kay Gabby noon at bata pa, ay nagselos raw si Gabby sa kissing scene sana nila ni Christopher. Bago pa raw magdikit ang labi nila ni Christopher upang sa kanilang kissing scene, ay nakiusap raw si Sharon sa Viva na ikat na ang naturang scene. Nagalit raw si Christopher noon dahil mga professionals naman sila at wala naman itong mali siya. Nang magkatambal uli sila ni Christopher sa pelikulang Madrasta, ay natuloy na ang kanilang kissing scene. Tiningnan raw ni Christopher ang monitor at napamura dahil 13 years raw ang kanyang hinintay upang matuloy ang halika nila ni Sharon on screen. Nagkatambal rin sina Sharon at Christopher sa mga pelikulang Babangon Ako't Dudurugin Kita, Magkapatid at Tatlong Mukha ng Pag-ibig. Cesar Montano. Nagkaroon naman dalawang pelikula sina Sharon at Cesar. Unang pinagtambalan nila ang pelikulang Wala Nang Iibigin Pang Iba noong 1997 at nagkasama rin sila sa pelikulang The Lillian Vela Story. Albert Martinez. Naging leading man ni Sharon Cuneta si Albert sa pelikulang Nang Iniwan Mo Ako noong 1997. Ayon kay Sharon, si Albert ay ang kanyang phone pal at puppy love. Hindi binanggit ni Sharon kung paano sila naging mag-dating ni Albert, pero ayon sa mga chismis, ay mga early 80s ang mag-date ang dalawa. 15 years old lamang si Sharon nang ma-inlove siya kay Albert. Si Albert din ang naisa na makasama ni Sharon sa unang pelikula nila ni Gabby na Dear Heart, kaso busy si Albert. Kung nagkataon na ito ay natuloy, ay maaaring hindi sana nabuo ang Sharon-Gabby na love team. Rudy Fernandez. Nagkaroon naman ng first and last film sina Sharon at The Boy noong 1993 sa Kung Kailangan Mo Ako. Ayon kay Sharon, isa si The Boy sa pinakamaalaga niyang leading man na nakatrabaho. Tinawag rin niya si Rudy na isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan sa showbiz. Roel Santiago. Naunang nagtambal at tumatak ang love team nina Roel at Sharon sa pelikulang Cross My Heart noong 1982, Friends in Love noong 1983 at nasundan pa ito ng Tatlong Mukha ng Pag-ibig noong 1988. Sinabi ng megastar na si Roel ang lalaking naging rebound niya nang maghiwalay sila ni Gabby noon. Matapos ang unang hiwalayan nila ni Gabby ay naging item sina Sharon at Roel.
Ayon kay Sharon, si Rowell lang ang lalaking sinaktan niya na hindi deserve nito. Pero noong mga panahon na yon, si Gabby lang ang gusto ng puso ni Mega. Naging mabuting kaibigan ni Sharon si Rowell at nakatrabaho niya din bilang kanyang direktor sa mga concert at TV shows. Ayon sa kanya, ay napakadesente ni Rowell at mabuting tao. Matapos kay Rowell, ay bumalik ulit si Sharon kay Gabby. Richard Gomez. Nagkasama sina Sharon at Gomez sa iba't ibang mga pelikula gaya ng Minsan Minahal Kita, Kapantay Ay Langit at Kahit Wala Ka Na. Noong early 90s ay nagkaroon ng on and off relationship sina Richard Gomez at Sharon Cuneta. Kinagat ng mga fans ang tambalang Richard at Sharon. Ayon sa mga balibalita, si Richard ang greatest love ni Sharon. Sa isang Instagram post ay binahagi ni Sharon ang ilan sa mga detalye ng kanilang relasyon. Nagpagawa daw noon si Richard ng shirt sa bench na may statement na "The Bench Man's Mrs." at nahiya pa daw siya noon na i-display ang t-shirt. At may tinago ding shirt si Sharon na sinuot ni Richard sa isang performance at ginagawa niyang pillowcase at nilalagyan niya ng pabangon ni Richard gabi-gabi. Ariel Rivera. Nagsama naman noon sina Sharon at Ariel sa pelikulang Ikaw noong 1993. Ayon kay Sharon, si Ariel ang may crush sa kanya noon. Bago pa man pumunta sa Pilipinas mula sa Canada si Ariel para maging singer, ay may crush na ito kay Sharon. Noon daw ay sinabi ni Ariel na gusto niya anakan si Sharon kahit nakasal na ito kay Gabby. Sa madaming interview ay naging vocal si Ariel sa kanyang crush kay Sharon. Aga Mulak. Naging leading man naman ni Sharon si Aga sa pelikulang Kung Ako Na Lang Sana noong 2003. Ayon kay Sharon, si Aga raw ay parang barkada niya lang sa set. Hindi raw siyang tipong maalaga sa kanya pero si Aga raw yung magaan kausap. Madalas rin daw niya itong kakulitan habang gumagawa sila ng pelikula. Kahit nagsama lang sila sa isang pelikula, hindi maitatanggi na hanggang ngayon ay matalik pa rin silang magkaibigan ni Aga. Sa birthday celebration ng batikang aktor noong August 13, 2023 ay binati siya ni Sharon sa Instagram. Greeting niya kay Aga, "Happy birthday dearest Teng, love you always." Robin Padilla. Naging leading man naman noon ni Sharon si Robin sa ilang mga pelikula tulad ng Di Na Natuto at Maging Sino Ka Man. Ayon kay Sharon, si Robin ay sobrang maalaga sa kanya na kulang na lang raw ay paliguan siya. Nagka-inlaban naman sina Sharon at Robin sa set ng pelikulang ginagawa nila. Noong 1991 habang ginagawa nila ang pelikulang Maging Sino Ka Man, ay nahulog ang loob nila sa isa't isa na muntik nang mauwi sa kasalan. Hiningi ni Robin ang kamay ni Sharon mula sa kanyang ama na dating mayor ng Pasay na si Mayor Pablo Cuneta. Ilang taon din nilang itinago at walang nakakaalam na umabot sila na ganun kaseryoso. Pero nung malaman daw ni Sharon na nabuntis ni Binoy si Lizelle si Kanko, ay naghiwalay sila. Dito mga nakaraang araw lang, November 12, 2023, ay nag-share ng moment sila Robin at Sharon sa Viva Anniversary Party. Ang okasyong puno ng mga kilalang personalidad ay pinagdiwang ang 42 years ng Viva sa showbiz at dinaluhan ito ng ilan sa mga pinakamalaking pangalan sa larangan ng showbiz. Sa Instagram ay binati ni Sharon ang Viva sa anniversary nito. Makikita naman sa mga larawan ng post ang duet nila ng action star turned senator. Dito ay inawit nila ang theme song ng pelikulang Maging Sino Ka Man na usap-usapan ay magkakaroon ng sequel sa 2024. Bong Revilla. Naging leading man naman ni Sharon si Bong Revilla sa pelikulang Pangako Sa'yo noong 1992. Ito rin ang kanilang una at huling pelikula na pinagtambalan. Ngunit itong November 4, 2023 ay nag-post si Senator Bong Revilla sa kanyang social media account na kasama niya si Sharon. Ayon sa kanyang caption, "After Pangako Sa'yo, anong kasunod? Smile and emoji. Great to see you again at really Sharon Cuneta, 3 thumbs up sign." Dahil sa social media post na ito ay naging palaisipan tuloy sa kanilang fans kung may upcoming movie ba sila ni Sharon. Ngunit ayon kay Bong, naabangan na lang raw kung meron man. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!